Marconiel Reyes, isang Katoliko. Opo. Nabanggit niya po yung kanina dun sa kung sino tatawagin Papa. Doon po ba sa tinurong dasal ni Kristo na ama namin, sino po ba yung sambahin ang ngalan mo? Kasi sabi po nung kaibigan ko, Jehovah, si Jehovah daw po yun. Yung ama? Ama namin, Jehovah daw po yun. Hindi. Tunay po ba yun? Yung pangalan niya, Ama. Jehovah po. Yung pangalan niya, Ama. Huwag ka maniniwala sa si Jehovah. Tanong mo muna sa akin. Papakita ko sa iyo, ha? Tanungin natin saksi niyo ba? Sabi mo, saksi niyo ba? Kausap mo. Tanungin natin sila, Jehovah ba talaga pangalan ng Ama? Jehovah ba talaga pangalan ng Ama? Tanungin natin saksi niyo ba? Ito, sa kanilang aklat, nangangatwiran mula sa kasulatan, reasoning from the scriptures, sinulat ng mga saksi niyo ba? Ganito sinasabi sa page 191. Pakibasa. Dahil dito, ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Ito mo, umaamin sila sa libro. Yang Jehovah, bago yan. Binuo yan ng ilang makabago. Yang salitang Jehovah, hindi nga kilala ng mga Hudyo at saka ng mga Grego. Ngayon, para maintindihan mo, punto ko kapatid, ano? Di ba sa English, meron tayong alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, Z. Ayan. Yun ang alphabet. Sa Hebrew, naniniwala ka ba yung original na Biblia sinulat sa Hebrew? Kasi mga Ebreo yung mga taong nagsulat nun eh. Sa Hebrew, walang letter J. Kung walang letter J sa Hebrew, imposibleng ang pangalan ng Diyos sa Hebrew maging Jehovah. Dahil wala kang letter J sa Hebrew eh. Intindihan mo? Letter V wala rin sa Hebrew. Pakita ko sa iyo yung Hebrew alphabet. Lagay natin sa screen. Ayan. Binabasa yan mula sa kanan pa kaliwa. Ang letter A, Aleph. Ayan. Bet, Vet, Gimet, Daled, Hai, Wab, Zayin. Ayan. Chet, Te, Yud, Kai, Chap, final Chap, Lamed, Mem, final Mem, Nun, final Nun, Samek, Ayin, Pei, Fei, final pay, sadi, final sadi, kuf, resh, jin, sin, taf, taf. Yan. Yan ang, meron ba letter J? O di hindi pwedeng maging pangalan ng Diyos Jehovah? Bakit? Inaamin din yun ng saksi ni Jehovah. Sino ba gumawa niyang Jehovah? Kailan lumitaw yan? Basahin na naman natin sa kanilang libro. Sa New World Bible Translation, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kailan lang lumitaw yung Jehovah? 14th century. 14 years ang patay sa mga apostol bago lumitaw yung Jehovah. Maniniwala ka ba ngayon yun ang totoong pangalan ng Diyos? Sabi nila, oh, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Yan ang nasa Biblia nila, oh, New World Bible Translation Committee noong 1950. So, niloloko nilang tao. Pag sabihin nila, Jehovah pangalan ng Diyos, mas naniniwala sila sa Yahweh. Kaya lang, kung popular na raw yung Jehovah, yun na lang ang pinangaral nila. Ang batayan nila, hindi katotohanan, popularidad ng salitang Jehovah mula nung 14th century. At nung binasa natin kanina, yan palang Jehovah, hindi alam nung mga ancient yan. Ginawa lang yan ng makabago. Paano nagawa yan? Ito kasi ang pangalan ng Diyos eh. Oh. Yod-He-Bau-He. YHWH, binabasa yan mula kanan pa kaliwa. YHWH, yan. Kita nyo po ito. Ganito, pagbasa nito. Yod, He,
Yahweh. YHWH. Yan ang pangalan ng Diyos sa Hebrew. Eh, alam niyo ang ginawa nung itinatranslate na ang Biblia, isinulat nila yan sa paraan ng pagsulat natin mula kaliwa pa kanan. Di ba? YHWH. Yan po ang pangalan ng Diyos. Wala siyang vowels. Eh, hindi mababasa. Ginawa nila, dinagdagan nila, nilagyan ng vowels. Nilagyan ng Yahweh. A, saka E. Doon ang galing yung Yahweh. Yung Jehovah, saan naman galing? Pakita natin. Yung YHWH, because of language difficulties, meron kasing tao, kagaya nung kausap kong Indian sa Dubai, ang sabi niya, even if you are not here, brother, yung kanilang even, hindi nila ma-pronounce, ginagawa nila yung V na W, even. Yung even, even. Ayan. Merong ganun language barrier. Kaya nung itinatranslate ang Biblia, yung YHWH, ginawa nilang JHBH. Dahil di nila mabigkas yung original eh. Ngayon, nilagyan nila ngayon ng vowels. E, O, A. Ayun. Doon naging Jehovah. Imbento lang yan ng mga tao sa ating panahon. Hindi po yan ang tunay na pangalan ng Diyos. Ay, balikan natin ngayon yung Mateo, 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ay, pinasasamba yung pangalan. Alin pangalan? Yung Ama. O, pakinggan mo ha, 63:16 ni Isaias. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ano ang kanyang pangalan mula pa nung umpisang umpisa? Ama. Ama. Yun ang pangalan ay pinapasamba. Sabi naman ng Jehovah's Witnesses, oh, hindi pangalan yan, titulo lang yan, para ikaw yung tatay mo. Tatay mo siya, ama mo siya. Pero ang pangalan niya, ikaw, Jose. O, oh, ayan. Sinagot ko ngayon yung pastor ng Jehovah. Ah, sige, tanggapin ko ako. Hindi pala, para sa'yo pala, hindi pangalan yung ama. Eh, alam mo ako, sa grammar, yung ama, pangalan yun eh. Di ba? Noun. It's the name of person, place, or thing. Kaya lang, further, sa grammar, hinahati nila yon sa dalawang uri. Common noun and proper noun. Pero noun pa rin. Common lang yung isa, proper yung isa. Sa Diyos, hindi mo pwedeng gamitin ang common noun eh. Bakit? Eh wala namang common na Diyos eh. Kaya sa Diyos, yung Ama, pangalan na yun. Naintindihan mo? Kasi hindi mo naman kailangan na lagyan siya ng pangalan dahil ba, maraming Amang Diyos. Wala, hindi. Isa lang yung Ama sa langit lang eh. Isa lang. Kaya sapat na yung Ama ang tawag mo sa Kanya. Kaya nga manalangin kayo, Ama namin. Di tama na sabihin mo, Ama, hindi na Jehovah, Ama. O ngayon, sabi niya, ah, hindi ka pangalan niya. Sige, tanggapin ko ka ako yun sa'yo. Ang tatay ko, may pangalan niya, Jose. Halimbawa, Jose. Hindi pangalan tatay ko, Jose. Halimbawa lang, Jose. Ako ang tatawag sa tatay ko. Ako, anak. Tatawagin ko ba yung tatay ko? Jose, halika nga. Di ba, pag tinatawag mo tatay, tatay, halika nga. Di ba ganon? Pag tinawag mo yung tatay mo, Jose, halika nga. Pag hindi ka sinampal ng tatay mo eh. Wala kang galang. Ba't mo gagamitin sa kanya yung pangalan, Jose? Ang tatawag mo sa kanya, tatay. Pag anak ang tumatawag, ang itinatawag ng anak, yung kanyang tatay. Tama? Kasi anak ako ng Diyos, kaya simple ang tawag ko sa kanya, Ama. Hindi ko siya tawaging Jehovah. Ang tumatawag ng Jehovah, hindi anak ng Diyos yan. Yan ang dapat niyong maintindihan, mga kapatid. Okay ba yun? Naintindihan mo, mga kapatid? O, sige, meron pa? Wala na. Salamat po. Hindi na ako.